Yan, wala nang intro-intro. Gawin na natin agad kasi kailangan natin yung maayos yung ventilador. Ngayon, magpapalit. Magpapalit tayo ng... Yay! Ipapay, pinchapay! Ngayon, magpapalit tayo ng kapasitor ng electric fan kasi mahina na yung andar. Sabi nila, kapag mahina na yung andar, palitan mo na lang kapasitor. Ayan. Tingnan natin kung anong kapasitor na to. Okay? Siyempre, mga kailangan natin palitan. Kapasitor. Ayan. Dapat yung microfarad ay naaayon dun sa microfarad ng electric fan ninyo. So, medyo nanghula ako. Meron akong 1.2. 1.5. Ayan. At isang 1.2. Ayan natin. So, 1.5 o 1.2. Siyempre, may soldering iron tayo. Soldering iron. At soldering gun. Soldering gun na lang tayo. Papainitin na natin. Saksak na natin sa kuryente, no? Malayo yung kuryente. Kailangan meron kayong patungan na metal. Huwag pong didikit sa mga rubber at wiring natin dito. Tanggalin na natin yung humidifier natin. Siyempre, screwdriver pang tanggal ng katawan dito. Yeah! Tanggalin na natin dito. Tanggalin natin mga switch. Siyempre, ma-encounter natin yung mga dumi-dumi. Kapag na-encounter nyo yung mga dumi-dumi, siyempre, meron tayong basahan. Punasan nyo na at linisin nyo na para feeling brand new. Init na. Siyempre, kailangan natin ng mga ilaw-ilaw para makita natin mga ganyan, mga ilaw-ilaw. Para masilip-silip natin kung nasaan yung tornilyo, no? Mailaw-ilaw. Bring the light and shine in your face. Siyempre, may mga kayakibat ng mga soldering iron na to. Pang kaskas. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos meron pa dito, ayan na. Soldering paste. Para pa baby. Parang ganyan lang. Hawang ko paano to. Pang toothbrush. Soldering paste. Okay na yan. Tapos tatanggalin na natin dito. Yo! Screw! Ito. Pag sa pagkakatong ito ay Phillips screw. Nabuksan na natin ang kanyang mga insights at dyan nyo makikita na ito ay napakadumi po ng electric fan sa loob. So habang pinapainit pa natin, maglilinis muna tayo ng kanyang yan na po ang itsura ng maduming electric. So siguraduhin nyo lang nakatanggal ito sa kanyang saksakan, baka kayo ay makuryente. Aha. Ayan, tabi natin. So simulan na natin linisin. Linisin ng kanyang kaligayahan at para makita nyo rin kung nasaan ang kapasitor na papalitan natin. Ayan, madaming likabok. Maraming taniman na ng kamote. First time po natin magtatanggal ng ganitong mga sa electric fan. Ginagawa lang natin usually sa mga electric fan, pinupunasan ng ganito yung loob ng mga blades, pero di tayo nagpalit ng dati. No, ganyan. Pinapapalitan po natin yung sa iba. So yan, nakita nyo na kung nasaan ang kapasitor. Ito po ang kapasitor. Yan, dyan siya nakakabit. Paano kaya tinatanggal eh? Ayun, ganun yun. So i-disolder natin siya. First time natin magtanggal ng kapasitor. So medyo nakatornilyo siya din eh. Okay, siguro wala namang positive negative to eh, kasi parehong yellow, no? Hula-hula natin, di tayo expert. Ngayon lang natin ginawa ito. Alright. Ano kaya unahin? Tanggalin yung tornilyo dun sa dulo? O tanggalin natin ng
Comment down below, pero wala na na ayun, merong ano. Madali namang dungkutin na yun. Sige, go. Yan muna. Okay, kaya na. Dungkutin na natin ang tornilyo na nandun. Nakakitang-kita na niya. Kaya, yan. Tungan na agad natin, pati ano natin. Yo, nakatornilyo. Yan. Napalitan na ang tornilyo. Medyo marami palang alikabok pa. Okay. Tabi muna natin ang tornilyo. Lagyan natin sa utak natin muna. At medyo mainit-init na ang ating soldering gun. Alright. Yan po ang capacitor. Wow. Kitang-kita. Yan po ay 1.5 microfarad. Yeah. 1.5 microfarad. So ang pipilayan natin sa spare natin na ay 1.5 microfarad din. Tama ba ito? Ay, hindi. Ito yung 1.2. Ito yung 1.2 microfarad. Ang pipilayin natin ay 1.5 microfarad. Parang parehong-pareho ah. Para naglasada rin siya. No? Yo. 400. BAC 50-60 Hz. At pareho yung kanyang microfarad. Yun ang importante dyan. Microfarad, 5% DBC. Pareho siya. So good luck. Good luck sa papalitan natin. Pag hindi, sabog. Sabog ang kaligayaan natin. Linisin pa natin ng maigi para masusunod natin ang kaligayaan nating palitan. Tandaan lang natin ang pagkakabit ay parang ganyan. O ganyan siya. Yo. Okay. So i-unsolder na natin. Ay pagkakaan solder na lang. Asan ba natin ang bolta? Ayaw, matulaw. Matindi to ah. Hindi mga pagtutunaw to. Mainit ba man? Mainit-init naman eh. Masyadong malayo yung ano natin. Parang hindi umiinit eh. Wala akong naman. Dali. Dito natin sa pangkaskas ulit natin. Pangkaskas. Yung mga ano, expert. Comment na lang. Pagalitan nyo ako. Kung mali yung mga pinaggagawa natin. Pero mukhang effective. Yung. O oh, diba? Effective eh. Alright. Yan na. Tatanggal na. Oops. Maging pagtigitin. Siyempre, kukuhanin na natin ang ating LED para dagdagan niya siya ng kaligayahan. Malagyan natin. Para malagyan natin ang LEDs. Let's do it. Effective yung pangkaskas natin eh. Kaskasin nyo na lang. I-paste-paste natin. Tchow! Oh, diba? Ang mga buso-buso pa oh. Kumabay ang mga pinagagawa natin tungkol dyan. Comment nyo lang. Parang nakusunog na ano eh. Nasunog na kandila. Peke kasi yata itong ano natin eh. LED. Makatalsikan tayo. Ayun na yung LEDs natin. Yun na, kuha na natin. Yan. Malalagyan na natin siya. Ano, bago. Yan, nakita niya na. Ilagyan na natin bagong LED. Yung mga dulo ng wire para pumapit. At yung isa naman ang lalagyan natin ng dulo. Ayan, ganyan. Lagyan natin ang LED dito para tumigit. Yeah. Lagyan na natin ang LEDs. LED Zeppelin. Ilit. Saan natin. Sa mga expert, mag-comment na lang kayo at pagalitan nyo kung mali ang mga pinagkagawa natin.
comment lang kayo. Be happy. Be nice. And everything nice. Ah, siguro. Discussin natin. Ah. Ah, dito. Discussin natin. Let's do it! Okay, ganun na naman tayong bagong mga... Kitang-kita. Okay na. Na-solder na natin. Tagal naman. Tagal uminit eh. Ayan. Binali na rin. Binend natin ng konti para nakaganon dun sa dulo siya. Ayan. Pwede na natin siguro ikabit mo. Pwede siguro nakaganyan siya. Ilay-ilay. Ilay-ilay na lang natin. Wala ako nag-solder ng malayuan. Solder na natin. Dikit na sana. Kaskas ulit. Kaskas ulit. Yun na, umiyak na. Ang tagal naman nito. Grabe. Uy, dapat isip-isip eh. Yun na. Umiinit na siya. Ha? Oh, ayaw ulit niya. Sumalib na ba? Sumalib na. Okay. Yo, yun na, na-solder na. Tingnan natin ang mga padikitan. Meron pa mga mga maliliit pa. Mga renegade yan eh. Mga tridor. Doble. Para sure. Doble solder. Para sure. Ayan, the moment of truth. Siyempre, dikit na lang natin. Hindi na tayo magka-boost. Balik na natin ang tornilyo. Pagbaba na yan. Kabit na natin dito. Tama at tatama ba talaga yung positive at negative? Huwag sana kamukuryente ako. Iyo, hop, magic limited bigla. Oh, medyo nagtatouchy-touchy siya. Ayaw natin yung mga touchy-touchy na yan. Yan na, nakakabit na ang capacitor. Medyo tingnan natin kung under. Medyo nainis na rin natin ang kanyang mga ikabok. Huwag na lang sana siguro sa loob. Yung lakaso! Yung bang! Oh,
Isoli na natin. Isoli na natin. Isoli ang ka-caps. Caps for caps. Okay. Tumatama ba siya? Hindi naman siguro. At saktong-sakto yun. Alright. Yan ang pagpalit ng capacitor sa electric fan. Napakadali lang po. Basta marunong kayong magbalik. Magbalik ng electric fan. Hindi ko po siya mabalik. Dapat kasi tama doon sa lagay. Lagay ng kanyang kapangyarihan. Ayan, ayan. Tama to. Ayan. Dapat kasi tama ang kanyang pagkaka-align. Hindi madali lang po. Basta magaling kasi mga torni-tornilyo. Mga hinang-hinang. Medyo malinaw at okay ang mga mata. Hindi masyadong sensitive sa ilaw. Ano naman connection na. Ito medyo okay lang. Okay. Ingat lang po sa mga may init na bagay katulad ng soldering iron at syempre tumatalsik minsan yung mga peking lead, soldering lead na ganito. Medyo peke po yan pero ingat din po, nakakatulong din. Ang kunin niyo po yung original, minsan maganda to. Kaya lang medyo may kamahalan yung mga Ichiban na yan. Yan, original daw yan, hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Yan. Sorry na natin yung cap, ano to? Pindutan ng ikutan, pati ang kanyang cap. Cap. Mas punasan ng maigi. Hindi na magkalituhan. At, yun. Ayan, titingnan na lang natin na, ano, kung gumagana talaga na may takim ang electric fan at okay ang pag-ikot gamit ang kuryente. Yan na, silaksak na natin at i-on na natin ang ventilator kung malakas. Okay, malakas. Number 1 pa lang yan. Ito ang number 2. Oh, lakas-lakas. Number 3, yun! Dapat ang harap sa akin para may benefits. Yan ang ventilator, lumakas na. Yeah. Bagyo! Ang bagyo! Iigot pa yan! Yan. Ganyan lang po kadali ang paggawa ng mga kapasitor. Para masave nyo yung motor. O, diba? Malakas na! Alright! Ganyan lang kadali magpalit ng kapasitor. Kapag mapansin nyo humihina yung number 3, parang number 1 o number 2, number 2. Kapag number 1 or number 2, eh naka number 3 na, eh mahina yun, kapasitor yun. Palitan nyo na yung kapasitor. Basta umiikot lang yung blade. Ha. Ibang usapan na yun kapag hindi umiikot na freely yung blade. At pag on mo, walang kuryente rin. Iba rin yung usapan yun. Pero kapag umihina na at medyo matamlay na, yan, kapasitor yun. Kaya yan, simple lang yan na ano, hindi nyo na kailangang daanin sa mga paggawaan. Kung masipag kayong mag-soldering iron, mag-tornilyo at mag-backlash ng mga electric fan, madaling-madali lang, DIY. Ito ang ating DIY, pagpalit ng kapasitor ng isang electric fan. Ako po si Soned, ito na lang ating mga DIY. Salamat at na-enjoy at napakita ko ang pagpalit ng kapasitor dun sa loob. Hindi na kayo gagas kasi kapag hindi nyo napalitan ng kapasitor, uminit yung buong electric fan, natunaw yung kung anuman meron doon, yun. Palit kayo ng buong motor, bilhin kayo ng bagong electric fan. Yeah! Alright! Tapos na! Alright! Pag-ibag yun! Gandang gabi! Like, share, and subscribe to our YouTube channel para sa mga DIY na to. Bye-bye! Hey, siya nga pala! Pakiano naman yung mga thanks button natin dyan. Kakalimutan, pakigano-gano na. Thanks button, subscribe, like button, isa lang. Yung dislike, dalawa, okay lang yun. Tapos comment kayo. Ha? Sonid ulit, paalam at magandang gabi, ride safe is low. Yama pa yung YouTube.